Narito po tayong muli sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose na nagbabahagi sa inyo ng kaalaman tungkol sa pag-aalaga sa ating katawan. Ang aking po mga health advice, hindi ko po intensyon na palitan ang serbisyo ng iyong mga doktor. Importante po, mag-seek din kayo ng advice sa inyong mga doktor, magpa-check up kayo. Dapat ma-diagnose kayo ng doktor para malaman nyo kung ano talaga ang sakit nyo. Ang sabi sa akin po ay preventive medicine, home treatment, para makatulong sa inyo, para lubos yung maunawaan kung ano-ano yung nararamdaman. Pakiclick lang po yung follow, like, and share sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, para ito yung ma-share nyo sa inyong mga kaibigan. Kung di pa po kayo nag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, pakiclick lang po yung subscribe pati yung bell, pindutin nyo para ma-notify kayo sa aking bagong video. Ngayon po ay nais ko pong, ako po si Ma'am Rose ang tawag nila sa akin. Dati po, noong 1985, ako po ay nagsimulang magkaroon ng program sa radio broadcaster ako 1985. Tumigil lang po ako nung ngayon pong 2016, no? So ngayon, nais ko po ngayon nagpatuloy po ako sa Facebook at saka sa YouTube. Nais ko pong bigyan ng daan itong katanungan ni Alan Ambrosio. As ko lang po, mula nang nakagat ako ng insekto, ay namagay yung mukha ko, nangati at namanhid ang katawan ko. Ano po kaya ang nangyari po? Please po, nalason po kaya ako? Yan ang tanong niya. Alam niyo, merong iba't ibang klase ng insekto na kumakagat sa atin, na maging sanhi ito ng pamamaga, pamamanhid. Karamihan po kasi ng mga kagat na insekto ay meron lang minor irritation, walang simptoma. Pero yung pamamaga, maaaring ito tapos makakaramdam ka ng pamamanhid, at maaaring ito'y sumasakit, no? Maaaring meron kayong allergy, kaya kayo nagkaroon ng swelling or pamamanhid, no? Or nagkaroon ng poisonous, nag-inject ng poison sa dugo mo yung insekto na kumagat sa'yo. Minsan merong intense pain doon sa sugat na dulot ng insekto. Ang initial contact sa kagat ng insekto, masakit. Maaaring ito'y susundan ng allergic reaction na kung saan yung mga binum ay nag-deposit sa balat mo sa pamamagitan ng bibig ng insekto o kaya yung kanyang pagkakagat sa inyo. Karamihan po ng kagat ng mga insekto, maaaring ito'y natitrigger ng minor discomfort. Pero maaring ito pong mga na-encounter nyo, maaring deadly, especially pagka nagkaroon ka ng severe allergy dun sa insect binom na yon. Pero ang prevention is the best medicine, dapat mong ma-recognize para maiwasan mo na makagat ka ulit at ng mga insekto na magdudulot sa iyo ng pamamaga, makirot at pamamanhid. Karamihan po ng mga insektong kumagat sa atin ay lamok. Ang lamok, ang itong kagat nila, maaaring bilog, maliit, at ito'y namamaga. Nag-a-appear na pag ikaw ay kinagat ng insekto, ng itong lamok, maaaring mamumula ito, titigas ito, at mamamaga, at mangangate. Kung marami kang kagat sa area, ay pwede mong gawin na mag-apply ka ng kalamansi pag nakagat ka ng insekto, lalo na po yung lamok ng kating-katika, pulang-pula ka, magbiya ka ng kalamansi, kaskasan mo ng kalamansi yung kagat ng lamok o kaya yung balat ng saging, ikaskas mo yan o kaya pahiran mo ng crystal oil. Minsan meron din pong kagat ng mga langaw. Ganun ano. Maring ito po ay maaring ito sa mga binti mo, sa paa mo, at nangangati ito, mamumula yan. Meron mga red hollow. Ang simptoma nito, pagka ikay nakagat, ang makikita mo ay
ma una-una syempre makate, mamumula, di ba? Ano suggestion po na pag nangangate anuman ng yung mga fly na kumagat sa iyo mga insekto at katingkatika, hugasan mo mabuti yung pinagkagatan sa iyo. Kung hindi mo alam kung anong klaseng insekto yung kumagat sa iyo, hugasan mo kagad yung pinagkagatan sa iyo ng antiseptic soap, no? Para ma-reduce mo yung pangalib ng infection. Pagkatapos, para hindi mamula, kaskasan mo, mag-ice pack ka. Papalan mo ng yelo para mawala yung swelling niya. Kaya ito yung ito po yung nakakaalis ng mga kate, no? Ay yung ice. Tapos wala na sabi ko kanina, hugasan mabuti, pagkatapos kaskasan ng yelo after ng pang-alis ng swelling yon, pang-alis po ng pangangate, yung kalamansi o kaya yung balat ng saging. Paalala po sa vitamin C, ito yung powerful antioxidant, nakakapagpalakas ng ating natural defense panlaban sa inflammation. Ang vitamin C po ay nag-encourage ng production ng white blood cells, tinatawag natin lymphocytes, para protektahan ka sa infection at cancer. Ang vitamin C, antioxidant yan, nagpe-prevent ang nare-reduce ang cell damage. At saka po ang vitamin C, pag may sakit ka, gagaling ka kagad at naiiwasan ang paglala ng simptoma. Ang ideal way ng pag-inom po ng vitamin C natin, chewable vitamin C po ang pinopromote ko, 30 minutes bago ka mag-almusal. Kasi po madali ito ma-absorb, nadidissolve sa tubig, natatransport sa daluyan ng dugo natin ang nutrient value ng vitamin C. Pag ininom mo to, wala ka pang kinain at ito ay tubig lang ang ininom mo. For better absorption, ay walang laman ng tiyan mo. 30 minutes bago ka mag-almusal. Itong vitamin C po natin na ito ay pwede natin pa-deliver online ng LBC po at pwede, meron pong shipping fee na 160 sa Metro Manila, Luzon at Visaya, ay medyo mahal na rin po yon, no? Sa available po yung vitamin C na yan sa atin sa Patnubay sa Kalusugan. Meron naman po mga kagat ng surot, no? Yung nung bata ako, tumira kami doon sa Quezon City, naku, gawa sa kahoy yung bahay. Nako, lagi akong may pantal kasi napakasurot ng bahay na inupahan namin nung bata ako. Ito pong mga kagat ng surot, pwedeng mag-cause ng allergic reaction yung kagat nila. Merong mga maliliit na rashes, namumula, namamaga, at nagkakaroon ng dark red center. Itong kagat ng mga surot ay ito po usually na hindi nakokobera ng ating damit or kumot, no? Maaring ikaw ay nakagat sa ano, sa kamay, sa leeg at sa paa mo. Ay ito man nagkakaroon sobrang kate. Naranasan ko po ito. Kaya pag ano ang mga dapat yung gawin pag kami ganito, kaya importante talaga kalinisan ng bahay, no? Importante kalinisan ng bahay at maaring buhusan niyo ng suka yung bawat singit ng sahig. At maaring ito'y lagyan nyo din po siya ng ano, yung sprayan mo ng alcohol. Pwede po yon sa mga surot, no? Kaya ngayon, alam mo minsan yung ang gagawin mo rin para mawala yung mga surot, para mamatay yan, yung mga beddings ninyo, maaring meron naiiwan na surot sa mga unan, sa mga kutsyon, at sa mga inyong ano, yung beddings niyo, no? At maaaring mga stuffed toys niyo ay may mga surot-surot diyan, mga soft items. Kailan hugasan mo yan sa washing machine, mainit na tubig para mamatay yan, no? O kaya yung borax. Ang borax isang natural na household cleaning items, nakakapatay ito ng mga surot, nasusuffocate sila doon. Sprinkle mo sila ng generous amount ng borax sa iyong mattress. Iwanan mo yan ng 24 hours para masuffocate sila dun sa bed mo. Kaya po yung mga surot na to ay hindi sila makahinga dun sa amoy ng borax, no?
Kaya pwede kayo magdagdag din ng borax sa washing machine pag nagwa-wash kayo ng damit nyo. Ito po'y acid, ito ay isang uri ng salt, ito'y nadadry naman po ito. Kaya nire-recommenda po na merong mga borax powder, merong mga finer magandang brand, makatulong para gamitin mo to para masuffocate yung mga surot doon sa inyong mga higaan, sa inyong singit-singit ng inyong kama, ilagay nyo po yon, no? At paalala mo na po sa ating activated charcoal, isang effective remedy, no? Home remedy po, activated charcoal. Ito po'y maganda sa digestive problem tulad ng nagsusukatae ka, food poisoning, or nagda-diarrhea ka, nagkakabag ka, sinisikmura ka, digay ka ng digay, masimasikmura mo kaya may bad breath ka. Ito rin po'y maganda sa mga ano, yung mga sugat para hindi ka matetano. Pag nasugat ka, na ugasan mo mabuti ng tubig at sabon, patuyuin mo, pagkatapos buhusan mo ng agua oxinada, pagkatapos lagyan mo ng betadine, tas lagyan mo ng charcoal powder para ito'y madaling gumaling. Ang activated charcoal natin ay potent natural treatment yan para ma-absorb or ma-filter yung mga toxin, no, sa ating dugo, sa ating ihi. Kaya kung may UTI ka, maganda mag-take ng activated charcoal. Na-absorb niya yung toxin sa ating katawan. Actually po, ang activated charcoal, nakakababa din siya ng cholesterol. Pagkalasing na lasing ka, matanggal ang pagkalasing mo, tsaka yung hangover, maiwasan mo yung morning headache, mag-take po kayo ng activated charcoal. Pang-alis din ng stomach ache, inom pa rin anytime na sumakit ang tiyan mo, maaaring di ka natunawan o na food poison ka, inom ka kagad ng activated charcoal, no? Ito po ay available po yan sa atin sa Patnubay sa Kalusugan. Nasabi ko po yung alcohol, ito ay strong enough para patayin ang mga surot, no? Yung mga kanilang mga itlog, yung larva nila, mamamatay sa alcohol. Maaring ito pong alcohol na to, pagka ito'y ibinuhos mo yan sa mga sulok-sulok ng bed mo o sa higaan po ninyo, kumakala ng ano po, spray bottle. Yung spray bottle, isprayan mo yung bed mo ng alcohol. Ito pong spray na to do sa mga hiding place na mga surot, ay ito po ay mamamatay, kay mga itlog nila pwede pong mamatay. O kaya pwede kayong gumamit ng agua oxinada, yung hydrogen peroxide. Ito pong ano din, mag-spray ka rin, no? Yung meron kang bottle spray, lagyan mo ng agua oxinada, pwede mong ispray yan ang bawat sulok-sulok, bed mo, kutsyon mo, para ito po ay mamatay yung mga surot na yan. Kaya ito pong rubbing alcohol ang maganda. Pagka nagkaroon kayo ng spray, o pwede mong gamitin yung alcohol, pwede mong gamitin yung hydrogen peroxide para yung mga itlog na mga surot, ito'y mamamatay, isprayan mo lang. O kaya po yung baking soda. Yung baking soda, kapag ka ikaw ay nakagat ng insekto, no, yung agua oxinada, ito pong baking soda na yan, ay mapapatay niya yon, no? Ang gawin mo lang, yung pag kinagat ka ng insekto, pwede mong kaskasan ng agwax, ito pong baking soda yung pinagkagatan sa'yo. Tapos yung lugar mo na kung saan nakukuha yung mga insekto na nagkukos ng kagat-kagat sa'yo, isprayan mo din sila ng tubig na merong baking soda, no? Kaya nga po ay paalala mo na po sa ating lecithin. Alam mo, marami po sa atin pag nagkakaedad na, nandyan po yung nagiging ulyanin, nagiging makakalimutin na, no? Para i-maintain natin na sharpness ng ating memory, ang lecithin po is good for the brain. Ang lecithin, meron siyang choline, ito'y chemical na ginagamit ng brain mo para mag-communicate ang mga brain cell natin. Nakita nila sa clinical research, sinasuggest na yung lecithin ay nagpapasharp ng ating memory
Nakakatulong ito sa Alzheimer's disease. Itong mga lipid substances ng choline na-improve yung brain function pathway mo, no? Kaya ako po, nagtitake ako ng lecithin after almusal at hapunan. Maganda po, i-try nyo po ito, no? Na mag-inom po kayo ng lecithin, maganda po sa ating brain. Malaking tulong ito para maging sharp ang ating memory, no? Kaya kapag nakagat tayo ng insekto, ang first aid na gagawin mo, alisin mo yung sting niya, no? Maari yung buhok, o kaya kung meron kang nakita, ay alisin mo pag nandun pa sa skin mo. Tapos hugasan mo yung affected area, yung pinagkagatan sa'yo, ng tubig at sabon. Tapos mag-apply ka nga ng yelo. Nuulit ko, nasabi ko na to kanina, kumuha ka ng ice pack para maiwasan ang pamumula at pamamaga niyan sa loob ng 10 minutes. Kaya pagka ano, tandaan niyo po, basta ikaw ay nakagat na naman ng insekto, laging tubig at sabon. Tapos, siyempre, nangangati yan at namumula, kuberan mo yan ng ice pack, no? Para ma-reduce ang swelling, mami-minimize yung irritation, tsaka yung pain. Pwede kayo mag-take ng anti-inflammatory medication para ma-reduce ang discomfort. Pwede kayo magtanong po sa anuman local pharmacy na humingi po kayo ng anti-inflammatory medication, sabi mo, kasi kinagat ka ng insekto. Yan ang dapat mong gawin para ma-reduce yung swelling and pain. Malaking tulong po yan sa inyo, no? Paalala po muna sa ating veggie coffee. Yung mga coffee drinker, ang ating pong natural veggie coffee, gawa ito sa gulay, no? Hindi ito coffee beans. Ito po ay mayaman sa fiber. Wala siyang caffeine. Kung nais natin ng ekstrang lakas sa ating gawain sa araw-araw, sa maghapon, ay mag-take po kayo ng ating veggie coffee. Nakakababa din ang cholesterol, triglycerides, at saka uric acid. Magiging normal ang pagdumi mo sa umaga, panlinis ito sa colon, panlinis ng ating atay. Maganda to sa acid reflux, hindi ka kakabagan, hindi ka rin gutumin. Ang ating pong veggie coffee, ito po'y high alkaline, kaya hindi ka magiging acidic. Available po ito sa atin sa Patnubay sa Kalusugan. Kaya po ngayon, kapag ka ikaw ay nahagat ng insekto, pagkatapos po ay na-notice mo na ito ay namamaga, tapos namumula, tapos ito po yung masakit yung affected area at nangangati, tapos nagnanumb yung affected area na yan, kung severe po ang reaction, kailan mo na medical treatment. Lalo na po pag kinagat ka ng insekto, may kasamang lagnat, nahirapan kang huminga, nagsuka ka, nagkaroon ka ng pumunta ka na sa doktor para ma-rule out ang impression or baka may lason na na-inject sa iyong balat. Kaya yan po, yan ang dapat yung gawin. Paalala po muna natin sa ating Super B Complex. Ito'y combination ng 8 essential B vitamins ang Super B Complex natin. Nagpo-provide po ng energy ang Super B Complex. Ito'y composed of 8 B vitamins. Ito rin po'y nagpapanormal ng ating blood sugar para sa kalusugan ng ating selula. Maganda rin po ito sa good eyesight, tsaka para hindi ka maging anemic, for your energy level, for your good digestion and healthy appetite, para sa proper nerve function and muscle tone, mag-take po kayo ng Super B Complex. Ang vitamins deficiency po ng Super B Complex nagko-cause ng chronic fatigue, no? Ay, inuulit ko po yung mga most reaction ng insect bites, discomfort. Yung karamihan nangangati, namumula, mga minor swelling lang, no? Kaya nga po ang ingatan niyo lang, makagat ka ng scorpion. Nako, talagang lason 'yung papatayin ganun. Or yung scorpion kagat ng minsan meron pong mga spider na may dalang poison, binom, no? Spider, scorpion, pati meron pong kagat ng langgam, no? Meron ding kagat ng langgam na nagko-cause din ng deadly sa balat po natin, no?
Kaya anuman pong reaction na mga kagat ng insekto sa inyo, ay kailangan prevention is better than cure. Sabi nga, dapat ikaw ay matulog, maglugar sa isang safe area para maiwasan mo na ikaw ay makagat at matusok nitong mga insekto na to. Tapos, lagi gamit na lang tubig at sabon, anuman ang kagat sa'yo, ay lagi mong sabunin at tapos balawan ng cold water. At maaring punuan mo ng yelo, yung tubig na yan, maring para ma-reduce yung pain at pamamaga, lalo na po pag nagkaroon po ito ng injury, no? Pagkatapos po nun, tandaan nyo po na itong mga kagat naman ito, mga 1 day to 2 days, mawawala po yan kung minor lang po ang reaction. Pero kung may kasamang nahirapan kang huminga, ay pumunta ka na sa doktor, lalo na kung mabilis ang pintig ng puso mo. Kaya maaring pumunta ka sa emergency care, kung ba sa America, 911. Ito yung mga, para yung mga na-experience mo na hagat, na ulitin ko po ah, yung ito po yung mga delikadong reaction pag nakagat ka ng insekto. Nahirapan kang huminga, namamaga yung lips mo, namamaga yung throat mo, namamaga yung eyelids mo, nahihilo ka, tapos parang mawawala ng malay, mabilis ang heartbeat mo, at nagsusuka ka, lalo na po kung kagat ng scorpion. Alakdan sa amin sa Kapampangan yan eh, alakdan, no? So ngayon po, scorpion po yan, ito'y delikado. Kaya ngayon po kapag yan ang nakagat sa'yo, kailangan ng immediate treatment sa doktor. Kaya po itong tinatanong ko dito sa akin, nag-PM sa akin, anong klaseng insekto ang kumagat sa'yo? Pinatay daw niya kagad, hindi niya tinignan kung anong klaseng insekto yon, no? Kaya nga po, ito pong mga pagka nakagat kayo ng ganon, no? Lalo na po kung may kasama ring pagsusuka, pagka nahirapan ka, kung merong nagpapakita ng sign of poor circulation, tulad ng breathing, coughing, or hindi ka mahagalaw, ay kailangan po ay CPR ang kailangan po nito. Paalala po sa ating calcium-magnesium, ang ating calcium-magnesium, ito yung mga particles na tumutulong sa heart muscle mo during heartbeat. Nagko-contribute ito sa mga electrical signal, nagko-coordinate sa heart function natin. Ang calcium particle, ito'y within the cell, tumutulong sa cell para mag-contract na mabuti yung puso mo, makapag-pump ng dugo sa buong katawan natin. At may kasama siya magnesium para sa ganun maiwasan po yung heart attack tsaka stroke. Ang calcium magnesium po natin, ito yung mineral na nakapagpapalakas ng ating buto. Ang calcium nagre-regulate ng muscle function, nagpe-prevent ng muscle cramps. Ang isang susi panlaban po sa pagkahilo o vertigo and osteoporosis, mag-take po kayo ng calcium. Ang calcium magnesium, kung gusto magkaroon ng better quality of sleep, ito pong calcium magnesium with zinc tumutulong para mag-produce ng hormone yung brain natin na melatonin para ma-regulate ang masarap mong tulog. Calcium magnesium din po, ito yung ingredients na treatment sa acid reflux, sa GERD, antacid din po ito. Available to sa Patnubay sa Kalusugan. Pwede pong online, pwedeng i-deliver ito sa inyong tahanan. Ngayon maraming mga tao na maaaring nakagat na tayo, na naranasan na natin ito, kaya para maiwasan po natin ito, kailangan po yung kalinisan sa loob ng bahay, no? Yung kalinisan sa loob ng bahay, tsaka iwasan po natin yung maraming mga kalat-kalat o mga dumi sa loob ng tahanan. Lalo na po sa kapiligiran na maraming punong kahoy, di ba? Maraming mga basura, tapos sa mga damit ninyong hindi, yung mabaho na yung hinubaran nyo, itatapon nyo na lang kung saan-saan. Pagkatapos, kailangan po yung mga bedsheet po ninyo,
kailangan once a week nagpapalit ka ng bedsheet, nagpapalit ka ng punda. Dapat lagi mong bisitahin ang iyong beddings bago ka matulog, no? Kaya importante po ito para maiwasan na prevention po ito. Majority po kasi ng mga kagat ng insekto ay pwedeng gamutin sa bahay. Kaya ang mga ang treatment nga po dito sa mga kagat-kagat na to na maaring mag-lodge sa balat natin, ulitin ko, hugasan mo lagi yung affected area ng tubig at sabon. Mag-apply ka ng yellow para ma-reduce ang pain at swelling. At saka meron po kayong mga pampahid. Malaking tulong po yung saging, yung balat ng saging. Ay, yung mismong saging na overripe, no? Malambot. Yung halos nasisira na yung saging. Lamutakin mo yung saging, tapos i-apply mo dun sa balat mo. Yan. Ito po, para siyang paste. Baking soda din, lagyan mo siya ng tubig dun sa pinagkahagatan para mawala yung katikate. Eh, pwede ka rin mag-apply ng baking soda na meron siyang tubig, i-apply, mawala yung mga discomfort. I-monitor mo yung sign ng infection, tapos ito po, pag naging worse yan, ay, kasi usually 2 days lang yan, wala na eh. Pero after 2 days, nandiyan pa rin, yung reaction ng katawan mo dun sa pagkahagat, ito ay i-report mo na kagad sa doktor. Maaring meron kang severe reaction, allergic reaction. Ito ba'y dahil sa may dalang lason ba yung insekto or allergic reaction mo lang. Kaya kailangan po nito ay ang iniiwasan po natin diyan yung tinatawag nating anaphylactic shock. Yung anaphylactic shock po ay napaparalyze yung paghinga mo, di ka makahinga. Kaya ang kailangan nito i-reverse agad ang reaction nung ano na yon, yung kagat na yon, maaring nagkaroon ka ng allergy doon, no? Kaya po ngayon kung ano man po yun ng mga pinagkukutaan nitong mga lamok, mga surot o mga spider o kaya ito yung mga scorpion, ganon. Lalo na po kung ang bahay po ninyo ay malapit sa maraming puno, no? O kaya malapit kayo sa mga basura, no? Yung kailangan talaga nito kalinisan eh, no? Kailangan meron kayong mga preventive measure. Maring mag-provide kayo ng cover sa balat po ninyo pag lumalabas kayo. Maring magsuot kayo ng yung sombrero pag lumalabas ka. At iwasan nyo po yung floral pattern. Kasi na-attract yung insekto doon sa floral, yung mabulaklak yung inyong damit. Nag-attract ng insekto yan eh, no? Iwasan mo rin yung pag pumupunta ka sa lugar. Iwasan mo yung perfume, yung mag-spray ka ng perfume. Nag-attract yan ng insekto yung perfume. O kaya huwag kayong maglagay ng lotion na masarap yung amoy. Kung talaga pupuntahan ka ng mga insekto. Maring ano po, gumamit ka ng insect repellent, yun na nga po, yung ating crystal oil. Paglalabas ka, pahiran mo yung skin mo ng crystal oil, hindi ka lalapitan ng insekto, hindi ka rin lalapitan ng mga lamok. Yan ang dapat mong gawin. Paalala po muna sa ating omega-3 fatty acid. Ang omega-3 po, ito ay nakakagaling ng mga psychiatric disorder. Ang omega-3, nag-stabilize ito ng fatty deposit sa side ng artery. Ito po ay para maiwasan yung pagbabara ng ugat sa puso, sa brain, o sa mga binte, mawala yung mga sebo na pwedeng humarang sa malayang daloy ng dugo, mag-take kayo ng omega-3 para matunaw yon. Kasi po yung omega-3 nakakababa ng cholesterol at saka triglycerides, naiwasan din po yung pagkumpul-kumpul ng platelets, mapiprevent yung blood clot. Sabi po ng mga expert, ang omega-3 nagpuprotect ito sa age-related mental decline, eye disease, arthritis. Ito rin po yung pampasarap din ito ng tulog at pamprevent ito ng constipation, ang omega-3.
kung menopause ka, may iwasan mo yung hot flushes, mag-take ka ng omega 3. Meron siyang anti-inflammatory properties ng omega, lalo na kung may asthma ka, may allergy ka, basta all kinds of inflammation. To prevent that, take ka ng omega 3. Nare-reduce ang production, ang omega 3 po kasi nakakatulong para ma-reduce yung ano, yung production ng mga molecule na kalink sa inflammation. Kaya kung may arthritis ka, may allergy ka, may asthma ka, hepatitis, inflammatory bowel disorder, mag-take ka ng omega 3. Pwede po kayo magpa-deliver nito sa LBC. I-PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabi nyo yung pangalan, address at cellphone number ninyo para ma-deliver ito sa inyong tahanan. Meron po tayong shipping fee na 160 pesos sa Metro Manila. Pag Bisaya at Mindanao, tumataas na rin syempre po yung presyo. Pakiclick lang po yung follow and like sa ating Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ganun din po sa aking YouTube channel. Pakiclick lang po yung Rose Alfonso, yung subscribe pati yung bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Ngayon po'y dadako tayo sa ating Food for Thoughts bilang pagwawakas sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Isang bagay na tinuturo sa atin ng Diyos na iwasan natin ang mabalisa, kundi tinuturuhan tayo na magtiwala at manampalataya tayo. Alam nyo, ang sino mang nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos ay meron siyang tagumpay. Kaya, well, hindi tayo dapat mabalisa, hindi tayo dapat magalala. Kaya yung buong buhay natin, ilagay natin sa kamay ng Diyos. Simply, magtiwala ka, alam ng Diyos kung anong pinakamabuti para sa atin. Kaya sabi po sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, sabi, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka ng buong puso mo sa Panginoon. Huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Ituturo sa iyo ang tamang landas. Sabi po sa Psalms 34, 4-5, ang sabi, tangi ang Panginoon labang ang ating pag-asa. Tulong na malaki at sanggalang natin siya. Dahil sa Kanya lamang tayo natutuwa. Sa Kanyang pangalan tayo nagditiwala. Pinagkakalob at makakamit natin ang ating dinadalangin dahil sa Kanyang wagas na pag-ibig. Ang ating pag-asa ay hindi tayo mapapahiya dahil sa lubos ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi nga, dapat ganap tayo magtiwala sa Diyos. Kaya sabi po sa Isaiah 26:3-4, binibigay mo ng lubos na kapayapaan ang may matatag na paninindigan na sa iyo'y nagtitiwala. Kaya magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Diyos ang ating Panginoon, walang ahanggang kublian. Magandang gabi po, nawa po ang biyaya at kapayapaan ang sumasa atin, and God bless us all.